sa Bicol pa rin upang magkaroon ng koneksyon at pagkakaibigan ang mga young adult at ihanda sila sa Young Professionals Adventure Camp na gaganapin sa Mayo. Ngayong taon ay inikot ng mga officers ang buong lalawigan. At isa nga sa kanilang nabisita ay ang mga kabataan sa Talisay Seventh-day Adventist Church sa Camarines Norte. Si Aika Pajares para sa report. Una ko kasing course, parang hindi ako masaya. Isa sa aking struggle ay ang paghahanap ng trabaho. Paano ko masasuportahan financially yung family ko while pinuporso ko yung career ko? We forget na i-prioritize yung dapat natin i-priority, which is God. Ang mga taong nasa edad 21 hanggang 30 o young adult kung tawagin ay karaniwang nakararanas ng tension, stress, pagka-burnout at pag-aalala sa iba't ibang aspeto ng buhay. Kaya naman ang ilan sa mga staff ng Young Professional Adventure Camp ay nagtungo sa Camarines Norte. Kami ay umiikot dito sa probinsya ng Bicol. Gusto namin sila ay magkaroon ng pagkakataon na magkakakilanlan sila sa bawat isa, magkaroon ng connection, mapalakas nila ang bawat isa para ma-empower sila. At sa mga susunod kasing activity na gagawin namin ay ito yung EPAC or tinatawag natin na Young Professionals Adventures Camp na gagawin sa May 10 to 16 na kumbaga ay sila rin ay magdadala naman ng mga young professionals na hindi pa natin pananampalataya na may kayat din natin at matulungan din natin sila para madala natin sa pananampalataya. Ilan sa mga natalakay na paksa ay ang human temperament, leadership, how to give Bible study, at counseling. Isang taos-pusong Tagalakan na nasisilayan ko ang kasiglahan at Tagalakan ng mga young professionals ito na nagpapagamit o magpapagamit sa gawain ng Panginoon na ang kailang profesyon ay magbigay ng connection doon sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon bilang personal tagapagligtas. May layuning makapaghatid ng balitang may dalang pag-asa. Ako si Aika Pajares para sa Hope Today NBC News Live.